Magandang araw mga bata and welcome to Kids Connect. Panibagong araw, panibagong aral na naman ang ating matututunan mula sa Bible. Handa na ba kayo? Kids, bago tayo magsimula sa panibagong pag-aaral, alalahanin muna natin kung ano ang ating natutunan last Sunday. Naalala niyo ba? Ang kwento natin last Sunday ay patungkol kay Elijah at ang mga uwak. Natutunan natin ang sumunod at magtiwala kay God sa lahat ng ating pangangailangan. Ngayon naman, bago tayo pumunta sa ating lesson, mag-pray muna tayo. Iyuko ang ulo at ipikit ang mga mata. Lord, maraming salamat po sa buhay na ibinigay niyo po sa amin. Lord, kami po ay humihingi ng talino at gabay upang maintindihan po namin ang lesson namin ngayong araw na ito. Thank you, Lord, sa lahat po ng inyong blessing. In Jesus' name we pray. Amen. Kids, kung nung nakaraang linggo, nakilala natin si Prophet Elijah, ngayon naman, isang propeta ulit ang ating makikilala. Kids, ano nga ulit ang isang propeta? Ang mga propeta ay ang mga taong kinakausap ni God para magbigay ng mensahe sa mga tao. Ang propetang ating makikilala ngayon ay si Prophet Elisha. O kids, huwag kayong malilito ah. Magkaiba si Prophet Elijah at Prophet Elisha, pero magkaibigan din sila. Huwag kayong malilito ah. Halos magkasintunog kasi ang kanilang pangalan, pero magkaibang tao sila. Ayan, kilalanin pa natin si Prophet Elisha. Siya ay matanda na, kalbo at mahaba na rin ang kanyang mga bigote. Pero siya pa rin ay pumupunta at naglalakbay sa bawat lugar para sabihin ang mensahe ng Diyos sa mga tao. Isang araw habang siya ay naglalakad, may mga nakasalubong siyang grupo na maraming batang katulad nyo. Siguro naglalaro sila nung mga oras na iyon na naglalakad o dumaan si Prophet Elisha. Nang makita nila si Prophet Elisha, pinagkaisahan nila ito, tinukso nila at pinagtawanan si Prophet Elisha. At ang sabi nila ay, "Turasarin natin yung kalbo." Kalbo, kalbo. Kalbo, kalbo. Kids, tama ba yung ginawa nila at sinabi nila kay Prophet Elisha? Hindi, di ba? Mali yun. Bad sila at mga salbahe. Ay, nako. Huwag Diyos silang gagayahin, ha? Nang marinig ito ni Prophet Elisha, siya ay nagalit. Kaya naman, pinuntahan niya ang mga bata at pinagalitan niya ang mga ito. Sinumpa niya ito dahil masama ang kanilang ginawa. Maya-maya, may dalawang mababangis na oso ang dumating mula sa gubat at pinuntahan ang mga bata at nilapas silang lahat! Oh no! Ayan ang mga napapala ng mga batang hindi marunong gumalang sa mga matatanda. Kids, nakakita na ba kayo ng mga oso or bear sa zoo o kaya sa pictures? Ang mga oso ay malalaki at mababangis na hayop. Karne ang kanilang mga kinakain. Sila ay mabibilis tumakbo at magaling din silang lumangoy. Sila ay may malalagong buhok at matatalas na kuko. Heto, panoorin nyo ang video. Makikita natin ang angking lakas ng mga oso. Kahit mabibigat na bagay ay kaya nilang patumbahin. Gayun din ang galing nila sa panguhuli ng mga pagkain. Ang haba ng kanilang mga kuko at ginagamit nila ito upang makahuli ng kanilang makakain.
mapasa lupa o sa ilog, kaya nilang makahuli. Tunay nga sila ay malakas na hayop. Ayan, may kaalaman na kayo sa mga oso. Kids, ano naman ang matututunan natin sa kwento ni Elijah at ng mga oso? Una, dapat mamili ng mabait at makadiyos na kaibigan. Nakita niyong ginawa ng mga batang iyon kay Prophet Elijah? Pinagkaisahan nila itong asarin at tuksohin. Ibig sabihin, nagkampi-kampi sila. Sila yung mga uri ng bata na dapat wag nating kaibiganin, kids. Dahil mga salbahe sila at walang galang sa mga elders. Importante na makipagkaibigan lang tayo sa mga mababait at makadiyos na bata para maging mabait at makadiyos din tayo. Pangalawa, dapat nating respetuhin at galangin ang mga nakakatanda sa atin. Masama ang mambastos ng mga elders. Ayaw yun ni God. Huwag natin gayahin ang mga batang ng asar at nagtukso kay Prophet Elijah. Hindi dapat tayo nagsasalita ng masasama sa kanila. Dapat tayo ay gumagamit ng po, opo, tuwing nakikipag-usap sa mga mas matatanda sa atin. Huwag na huwag din natin silang sisigawan. Magmano tayo sa kanila upang ito'y pagpapakita ng ating paggalang sa kanila. Ayan, kids, para di tayo makagat ng oso, mamili ng mabait na friends at maging magalang sa mga nakakatanda sa atin. Okay ba yun, kids? Ayan. Marami na naman tayong natutunan ngayon, kids. Huwag niyong kalimutan yun, ha? Ngayon naman, para sa ating memory verse, ito ay matatagpuan sa Leviticus 19 verse 32. Pakinggan niyong maigi, ha? Show respect for the elderly and fear God. Ulitin ko ah, show respect for the elderly and fear God. Kailangan nating respetuhin at galangin ang mga nakakatanda sa atin dahil pagpapakita rin yon ng ating pagkatakot kay God. Ayaw natin magalit si God, hindi ba? Kaya naman, tayo rin ay gumalang sa mga nakakatanda sa atin kung ito man ang iyong magulang, ate, or kuya, lolo, or lola. Ayan, kids, tayo ay mag-pray. Lord, maraming salamat po sa lesson na itinuro niyo po sa amin. Kami po ay humihingi ng sorry kung kami man po ay nakipagkaibigan sa mga salbahing bata. Tulungan niyo po kami, Lord, na mamili ng mabait at makadiyos na bata para kami rin po ay maging mabait at makadiyos. At Lord, sorry din po kung kami po ay hindi gumagalang sa aming mama or papa or sa mga mas nakakatanda sa amin.
Sorry po kung nakakalimutan po naming magpo at opo at kung minsan sinisigawan po namin sila. Sorry po Lord at Lord tulungan niyo po kami na gumalang po sa kanila dahil ayaw niyo po ng salbahing bata at ng batang hindi marunong gumalang sa elders. Thank you Lord, tulungan niyo po kami na maging mabait at makadiyos. Ito po ang aming prayer in Jesus name. Amen. Ayan, kids, tapos na tayo sa ating lesson, tapos na rin tayo sa ating memory verse. Ano naman ang kasunod? Ang kasunod ay ang ating activity. Activity! Ngayon, may ipapakita si teacher na picture at hahanapin natin si Prophet Elisha at ang dalawang oso. Ayan! Tayo ay nasa jungle at punong-puno ng mga wild animals. Sa taas, merong mga monkeys, meron ding elephant, merong tiger, merong lion, may ostrich, may zebra, at marami pang mga hayop. Kids, nakikita nyo rin ba yan sa zoo? Yes, kaya naman, familiar na kayo kung ano ang mga pangalan ng mga hayop na yan. Tara, umpisahan na natin ang paghahanap kay Elisha at sa dalawang oso. Kids, tingin nga tayo doon sa may taas. Nandyan ba si Elisha? Katabi ba siya ng mga monkey? Oh, wala. Nasaan kaya si Elisha? Kids, nahanap niyo na ba? Ayun o, malapit siya sa elephant, sa nguso ng elephant. Nakita niyo ba sa likod ng zebra? Ayun, si Prophet Elisha. Ngayon naman, ilang oso ang ating hahanapin? Isa? Hindi, dalawa. Dahil kanina, sabi sa kwento, dalawang oso yung umatake sa mga bata. Kaya naman, hahanapin natin ay dalawang oso. Tara, maghanap na tayo. Nasaan kaya ang isang oso? Nandun ba siya sa katabi ng mga ibon? Ayun no, nasa may lapag. Ayun, katabi siya ng giraffe. Nakita niyo ba yun, kids? Ayan, nahanap na natin ang isang oso. Isang oso na lang. Iikot ang mga mata at hanapin ang oso. Nasaan kaya? Ayun ba yung oso? Yung may pangil? At malago ang buhok? Nakatabi ng ostrich? Ay, hindi! Lion pala yan! Nasaan kaya? Ayun! Katabi ng elephant! At katabi rin ng tiger! Oso ba yan? O isang aso? Sa tingin nyo? Tama! Yan nga ang oso na hinahanap natin! Yehey! Nahanap na natin si Elisha at ang dalawang oso. Very good, kids! Ngayon naman, tayo ay kakanta at sasayaw. Ready na ba kayo? Tumayo, kumanta, at sumayaw. Bye, kids! See you next Sunday! Oh, way up, God made them all. God made the creatures of
the land, the monkeys and the apes, the orangutans, the elephant, the kangaroo, the lions and the tigers too. Oh, way up, God made them all. The creatures of the sea, the bream and the cod, the barramundi, the whales and the dolphins, the octopus, and over by the river, the platypus. Oh, way up, God made them all. Oh, way up, God made them all. God made the creatures of the sky, the birds of the heaven that fly so high, kookaburra eagles and cockatoos, the ones that don't fly, kiwis and emus. Oh, way up, God made them all. Oh, way up, God made them all. Oh, way up, God made them all. God made them all.